ang itsura ng lagi po sila ng nanay tatay. Sa babae, is mo nandito. So God is good? Amen! All the time? God is good! Amen! Tingnan ko ninyo katapat kung God is good ba? Tingnan ko natin. God is good! God is good! Amen! Ipag mamayaw ang Diyos, huwag magkita-kita at karoon ng buntaga. Ang Diyos, nagpapadaya sa ipagpamayaw ang Diyos sa atong kinabuhi. Remember that God is our God. God is not a human that he should lie. Ang Diyos din ang pangatol. Ang Diyos tinuotin sa iyong mga gisaad. Kung ikapoy ka, pangayaw ko ang kusok. Kung naluya ka, pangayaw. Kay siya nga itong Ginoo. Malo yun. He's the God of a generous God. Yes. Isa kung sa iyong pangayon, ihatag niya. So yung kabalatan, umunsay yung mga taktika sa mga kalaban sa gawas, mga nakahatak ko. Distractions at pangalan sa Ginoo, importante na mapabilin ka sa atong buhay na Diyos. Because God is a faithful God upon us. Amen? Hallelujah, hallelujah. Really, God is good. Masalamat po sa Ginoo, na tagatagot-tagot. Another chance na makikipon-tipon na daray. Karang pasabot na giant plant lang ang Diyos sa kinabuhi. Karang kita-kita pa tayo, mga mingot ka niya. Hindi ako mag-uwan, hindi ako mag-sawa, kung nita ka mag-sawa, hindi ako mag-sawa sa sagsaya. Tatapon. Hindi ba? Hindi ako ma-malog, ma-umay. Hindi ako matakhan sa pag-ingon sa inyo na ang pinuhugin na ito Diyos, mahigong maon. Muna nga ito, ipagpunta sa ating pinag-uwis muna-muna na ang Diyos mahigong maon sa tanan, bisa kung sa patakabagito, bisa kung sa patakapakiyasan. God is a loving God. Remember that. Amen? Amen! Amen! Hallelujah! Amen! So, mag-abot na atong dito ng Diyos, atong iyak natin sa iyong pagka-Diyos na atong kinabuhi. We welcome the Holy Spirit. Tumot kayo. Pinaka-importante sa butang ang balaang Espiritu. Yes. Nabalata ang mga disipulo sa Ginoo na namatay na si Lord. But God knows na nabalata ang mga disipulo para Ginoo natag sa iyang isa. At ay kung nabalata, ako ihatag ninyo ang balaang Espiritu. And that is right happening right now today. Yes. Ito ba sa Diyos na nakita na God is with us this morning. Yes. The Holy Ghost is right now. Yes. He's moving. Yes. He's doing miracle right now. Kung sa tanong ng pag-aay sa Ginoo, ihatag na niya. Remember that. God is a good God. God is a God. Who is a loving God, merciful God, gracious God. Amen? Let's pray together. Kita ka ng mga ayaw. Tapos sa Ginoo, kita ka ng mga ayaw. Kuhan, hiya, dilarako lang. Kita na, amen? Kalindog na ka na, atong sahuron ang atong gabunan ng Diyos. Let's welcome the Holy Spirit. Ngayong taknas at puntagon. O, shantara po, di kera da da shantara po, di kishikara da 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 da. Shora da da kandara ka da 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 shikara da 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 da. Kora da 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 shantara po, di kera da 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 shantara da da da. O, Holy Father God, we welcome you once again, Lord, this morning. We are grateful, we are thankful because of who you are in our life. For all you have done in our life right now, Lord Jesus. And we thank you so much for bringing your reality in our life, Lord Jesus. Salamat, Ginoo, sa kusog, sa ginhawa, sa maayong palawa, sa maayong nanguna, sa malipayo, sa kabaskog, sa kalibot, sa pagdaig, sa kanyang mabisang, sa pagkakot, sa kalibotan, sa palibot. At pala ikaw ang Diyos ng pabilin sa pagka-Diyos. Salamat, Ginoo, na din ang inimahat, Lord, kung kayo na ang umbalang Espiritu, ang ihatag ka namin, namang kawa. Your Holy Spirit, we welcome you to spend this place. Salamat tayo, Ginoo, sa iyong pagkatao. Nagkot ang Diyos sa pinabuhi. Dili kami muhunan sa pagdaig. Dili kami matatahan sa pagdaig sa iyong alam. Kung kayo, balaan ka ng Diyos. Angayan ka ng Diyos ng pagkatao. Kung wala nila ay ng lugar. Kulit. Ang pangalan ni Diyos lamang may taas ng buntaga. Salamat, Ginoo. Bisa pa sa mensahe niya nung ihatag sa namo. Lord, use me just an instrument, Lord Jesus. Use my mouth. Use my tongue, Lord. Use my heart, Lord. Use my thoughts, Lord Jesus. Because I believe, Lord, your thought is higher than my thoughts. Your way is higher than my ways, Lord. You know, ikaw lamang pinapasidonggan. Imo lang dumog, imo lang ihayag ito, wala lahat, you know. We thank you for the word you have given to us. Thank you, Jesus, that you will open our heart, spiritual eyes, spiritual mind, Lord Jesus. That we will receive your word with peace, with comfort, with joy, with strength, Lord Jesus. Na mga magawas kami ng lugar, puno sa kalipay, puno sa presensya, you know. Upan sa iyong katapang, sa iyong malalang Espiritu, you know. Salamat sa iyong pagkakamahalan ng Diyos. Dalay ko sa Ginoo. Bless your
today, Lord Jesus. It's all we pray in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Terbang ke Dios. Glorify your name. Glorify your name. Dapat po salamat na nanti kauban ka ron. Albert, yung nanti mo? Albert na? Albert, Pastor Arlo. Kisingan mo, brad? Kala naman po? Ten? Teka mo, please. Next time online. Oo. Napasalamat po na wala din yung gibaylo at daw sa Ginoo. Ang ubang tao siguro nakuha na. Tiguli po na sa sabah o sa mapuha o happy-happy na ba? Ilan na ito ang Diyos ay muntada ng atawa? There's so many reason na magpasalamat na sa Ginoo. Tungkol sa iyong niyatag na gibaylo. Na ilang adlaw, matagal at imbos lang na ang Diyos malipay may maya sa kong kinabuhi. Amen? Na magawas tayo ng simbahana after our service, punong tas sa presensya sa Ginoo, punong tas sa mga paglihok sa Espiritu Santo. Amen? Di na ito sa yaman ang gata sa Ginoo na oras. Kayo ulat na kayo balo, limited time because the days are evil. Do you agree with that? Ulat na kayo balo. Kung sa aking hatag ng panahon sa Ginoo, ang kusot na iyakihata. Amen? Ang last Sunday, ato mang gisalihan, worship in spirit. Isipan nato ang balang espiritu. So this morning, ang Ginoo nakatag na ito ko pagkatahong na minsahe para sa akong tanan. Di lang sa ako, para din sa akong tanan. Para malipo na ito pag-pangalaga sa iya. Mahatap kalipay. This morning, ang gaya sa Ginoo sa akong tanan, ang title ng gaya, How to Trust God Even in Difficult Times. Bilik pati tatanan? Kung saan na ito pag-salit sa Ginoo, loyo sa mga kalisod, loyo sa mga diyan sa barya, loyo sa mga kawalan sa kwarta, pati sa trabaho. Diha makita ang atong tinuod na napagtuwa sa Ginoo kung mutagilid ba ka, wagas ba ka. Dilihin ko na anak sa Ginoo, wala kay problema. Gamo na anak sa Ginoo, tagal pa problema. testingan na itong pagsalig sa Ginoo, testingan sa Diyos ang atong kung tinuod ba ka talaga higumas sa ako. But I believe in this church. In this church, nagpupunta sa Ginoo. Kung wala ka na itong mawala, wala ka rin ng yanti. Amen? Nakita na ako ang presensya sa Ginoo sa inyong mga dakway ng Marina Obon. Because God is our victorious God. Amen? Hallelujah! So, this morning, I pray that the Lord, next Sunday, makita-kita pa kita. Kaya kung ito magpapalit sa mga kung sa pang mga temptation, kaya padala. Kaya natural na dahil. Kauban na sa itong pinabuhi. Hindi challenge sa pinabuhi kung wala yung mga paglotos. Kaya mura kita ng gapas ba gapas. Grabe, gagaan na kayo. Ang Ginoo na natin sa itong mga challenges para kung tinod ba ta, kung tinod ba ta na matawag sa ingayan, kung tinod ba ta na makinandong ta sa iya, basta na kinandong naman ta sa alipay-lipay na, Lord, thank you Lord, talaga dapat to, Lord, thank you Lord, kaingayan, Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh? Bantayin na ako na, oh? Kaya ko ni Pablo sa tanang panahon, magpasalamatan ni tanan-tanan. Nagkansilisod man, sa kawaton, o sa mga sirkuntansya, tanong ngayon yun ang Diyos pasalamatan, ganoon ngayon ang Diyos na musitonggan. Kung nag-aging man tanong ka, kung nag-aging man pasalamat ang Diyos. That's the faith works. That's the hand of God works in your life. Kung tinood ka ba, tanana mo, dahil sa iya, bisag sa kalisod. Damo na mo dahil ka sa Ginoo. Damo na mo doon ka sa Ginoo. Damo na mo rusang pesta sa iyong nanan. This morning, I am so very grateful to God. I believe this is the leading of the Holy Spirit sa akong tanan. How to trust God even in difficult times. Very practical na din. Very practical and natin i-apply ang biblical na ginagawa sa Ginoo sa akong sa initak na sa kuntagong by the help of the Holy Spirit. How to trust God even in our difficult times? Ako pang in-out na dahil yung mga journal, unsa man, para dahil yung techno. Para kung tapos ang atong panimbahan sa wag na yung matuan, mabasa-basa. Kaya ito, anak ito, uto, limitado kang sa malimutan. So I encourage you na magdala kita mga journal, take note yun sa mga saat sa Ginoo para dito malimbong sa mga hinin mo sa mga dinimonyo. So, how to trust God even in difficult times? Again, ang nagpugay ko lang,
Tarang tawag yung maagi pagsulay. Wala exempted. Anak ka sa pastor, anak ka sa likod, anak ka sa mga may position, maagi kita ng mga kalisod sa kinabuhi. Even mga karakter sa Bible, sa tanan ni Agi sa mga paglutos, sila Daniel, sila Joseph, si Abraham, si Jacob, si Paul, tanan mo ni si Paul, no? Bisang pa si Supesto, mas dabo na may Agi sa mga kalisod. Kapag hindi na kinaog. Damay, ha? Wala na katiting ang kalaban sa kamot sa Ginoo, tumuti ang Diyos damhanan. Tumuti ang Diyos kay wise kayo. Maalaman nga itong Diyos, mawala kita tanan, maalaman punta sa mga panahon sa mga difficulty. Amen? Kung ngayon yung Biblia, 1 Peter 5:7, very famous, very familiar. 1 Peter 5:7, iyan siya yung mundari. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Mawala nga itong titulo ni Puntaka. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Isa man on Him, wala yung diskutan sa Bible na yung minsahin kundi si Jesucristo. Dili makataba ang atong mga kinsa ng mga tambulano diya, kung isa man atong mga gamanan mo na nakaupo sa government. Jesus introduced who He is in our life. God reveals Himself who He is in this world. He's the God who made heaven and earth. The question is, ngano man ito punta? Na siya may kaiya din kalibutan na? Siya may kaiya sa iyong kinabuhi? That's why God inviting us, no lang si Jesus, nakikita sa ating tanan, na ako ang inyong Diyos. Sa inyong kabalata, sa inyong kahatlo, itog yan sa Ginoo, ihatag ka na ako at na. Kung sa inyong mga problema, kaya ako na inyong makalimo, kaya ako nakahatag ka na inyong concern. Muna katahong nga itong Diyos may soul. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Di mo na kayo na ang Diyos din ipakapon. Ang Diyos abdi per me ang iyang kasing-kasing sa mga tao na mutawag sa iyang ngalan. Katong bitawag lang sa iyang ngalan, may kondisyon. Remember that. Kung nakaila ka sa iyong Diyos, ayaw ka balaka, ayaw ka isitik, ayaw ka lahit, ayaw ka tagaway galiwang. Ihatag na niya ang iyang authority sa iyong kinabuhi. Ayaw saya ka. Kaya nagpaila na ang Diyos sa iyong kinabuhi, biluwas na kita. Gikan sa kasatanan, gikan sa mga kagapos sa demonyo. Sa una, si Satanas pa naghari sa iyong kinabuhi, apan, ihatag ang iyang bukong anak para kanatong tangan, para maluwas ka. Para makakita niya iyang gugma sa itong kinabuhi. Para mahimot at pamilya niya. Muna nga i-promise sa Ginoo na tawagan lang ko. Ayaw tawagan ang Facebook. Masahit na ito na post sa mga Facebook. Ang problema ni post na. No? Ano ang Facebook? Ang halang din. Mas kaya pa sa Facebook, itagal ang problema. May pa sa Facebook, imo kita kaan ang time para sa inyong mga concern. Mas nabaw na itong ilho ng Diyos nga buhi nga itong isimba na naghatag sa atong puso na pag-iya sa itong kinabuhi. Psalm 56:8 iyan ingon. Nag-iisip ikaw sa akong mga pagsuroy-suroy. O, diba? Nahibalo ang Diyos kung asa kita kasinod. Nag-aisip ikaw, isa may ikaw ang Diyos, sa atong pagsuri-suroy, bisag asa man ta, bisag asa ta na lugar, o natulog man ka, naligo man ka, nagluto, naglaba, nahibalo ang Diyos sa atong kahimtang. Dili siya bulag, dili siya bumoy, dili siya upan sa mga diyan ng mga saktuwa, kahit talina, kahit mata, kahit ilong, kahit bakbak, kahit kamot, kahit iyan, kahit gawas, kundi lubinas. Apan ang Diyos buhi. Amen. Ang Diyos na mutubag sa imo, sa atong tanan. Ang Diyos na muayo. Apan ang iyan ang bingon, tawaga ang iyan ang spectacular ng ngalan. Specific na nga yan, Jesucristo.
wala hindi lang sa Biblia. Only the name of Jesus, who will believe, shall they will be saved. Ayaw pa pilti, ayaw pa talibog, ayaw pa dala sa mga kung saan ato napatid ng balita. Pag-uwi kahamong ka mga dilta-dilta. Base ako tapad, may dilta. Base na ang silingan, may dilta. Base na ang kasakay, may dilta. Kung saan mga dilta, anak. Dukin naman na, bisa sa Biblia pa. Dukin naman na, ang ano matingaya pa kita. Kung ay malapit ka sa pulong sa Ginoo, dugay ka na ng mga isyu, mga agenda. Kita na ang katawa sa Diyos, tinatangan ngayon dapat kita mahadlok. Although natay pati o kayo tao, hanuman ta, pero tinigin na mulhog ka sa iya, mulhog ka sa mga dadadeta na anak. Mulhog ka sa mga, imbis na ma-enjoy-enjoy ta, imbis na mga manyang kita. Hindi na lang manyang, kaya pinahadlok. Basta na pag-inturan, dyan yung bagan, dyan yung mga bakterya, on sa panang, no? Hindi mag-mask. Grabe din, no? Grabe din, bubitik ang kwan. Ang taktika sa demonyo, grabe din. Apang gino sa Ginoo, nag-iisip, ikaw sa akong mga pagsuri-suroy. Pagsuri-suroy, bisa na ikaw, pagsuri-suroy. Kaya ang Diyos na nakalimot sa imo, bisa na ikaw, pagsuri-suroy, jawa ng Diyos sa imo, jawa ng Espiritu Santo sa imo. Ibutan mo ang pag, ibutan mo ang akong mga luha sa imong butilya, pagkaanin doon. Gilista sa Ginoo ang ipaghilak-hilak sa adlaw gabi. Dili na tayo kayo sa Ginoo na itong paghilak-hilak sa Ginoo. Nakaingon pa na. Sige maghilak-hilak, Lord. Wala na ito ba? Uy! Make up your mind, buksiyan yung kasintasin, buksiyan mo kanuhuna. Mismo ang iyang pulong nag-una, o, dili ako. Dili kong isa. Mismo ang pulong sa Diyos na Ginoo. Ang pulong sa Diyos, may itong ginhawa, may itong kinabuhi. Ibutang mo ako, ang akong mga luha sa imong botelya. Wala pa sila diha sa imong basahon. Ingana, kadako ka concern ang Ginoo sa akong kinabuhi. Ayaw tagay, higayon na, Lord, wala man kayo siguro concern sa ako, Lord. Nga nung nagkamilang ng problema, your message, your wrong. Dili na sa'yo ang Ginoo sa akong kinabuhi. God never mistaken. Yes, of course. Dahan-dahan ng problema. Yes, of course. Uakit ang mga paglutos. Yes, of course. Bakit ang mga pagsulay. Kauban lang sa akong kinabuhi. Para mahibawaan, para matungkat nato ang iyang gahong sa akong kinabuhi. Kahit kung dili kita mo experience sa iyang pagamhanan, dili kita mo tuho, ang mura tayo ng bonsai, dili mo dako kahit i-control. God is in control in all circumstances. Do not defy your circumstances sa iyong nakita. The more na dahang problema, the more na dako ang Diyos sa iyong kasintasin, dako ang Diyos sa iyong kinabuhi. Dili ang problema. God is bigger than anything. Remember that. God is bigger than anything. Sa kung saan mga problema, mga circumstansya. Kawatpon, mga balatian, problema sa relasyon, problema sa mga boss natin, problema sa profesyon, problema sa trabaho, problema sa itong mga ginikanan, sa itong isoon, sa itong mga silingan. Remember, God is with you. Nakita sa Diyos ang imong pagtuo sa gabi, sa hapon, sa buntag, sa kung saan oras. Gilista na sa Ginoo. Dili na masayang. Lord, ako narutan. Well, ihatag na ka na ito. Itugyan na ka na ito. Because I am the God who cares for you. I am the loving God. I am a forgiving God. Ako ang Diyos na masinuntanon. Bisag dili kita masinuntanon, bisag dili kita butan sa iya. But God is God all the time. Muna na itong limang premise sa itong hit, sa itong bakbak. God is God all the time. Bisa nagkaunong ng kalibutan. God is God all the time. Amen! Hallelujah! Ayaw katala sa mga taktika ng kalibutan. Life is not predictable. Ang kinabuhi yun, hindi na tumatangan. Karon,
Happy-happy ta. Kuma, lumpot na po. There are ups and downs along the way. Many of us wants to trust God. When times are good, it can feel easier. But when times feel difficult, it is even more important to trust God. Maayo man atong sirkumstansya, maayo man atong sitwasyon, kanunay ta mapasalamaton sa Ginoo. Kanunay natong hinungdumon ang iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Dili lang kay nakadawat ta mga blessing, dili lang nakadawat ta sa mga gihara sa Ginoo. Gamon na himayaw na to ang Diyos, may gihatag na kawala kay ang Diyos na nabuhot sa atong mga tagubin. Dili na makabuhot. Pero ang Diyos, kung nakita niyo na matatulang ka, nakita sa Diyos ay lumasing-kasing na himayas siya. Pwede makapukong sa iya sa pagpukos sa iya mga panalangin, sa pagpukos sa mga blessings. Last week, diba ako ngayon, natagisalihan ang kinabuhin ni Abraham. Hihatag sa Diyos, ito ganyan sa Diyos ang mga blessings, ang mga position, ang mga authority, ito mga kay. Naimot ang Diyos. Iyan na measure ang iyang pagtuot, ang pagtuot ni Abraham. Muna ang Diyos ay mo sa iya. Muna ang sekreto na ito. Condition. Kung gusto na ito ang Diyos may mo sa atong kinabuhi, muli hope na. Kung sa kinabuhi sa Diyos sa iyong pulong, buhakon na. If we really love God, obey His word. Dili lang ta kung bababata lang. Dili lang ta kung sige tayaw-yaw, walang ibuha. Kaya ang pulong sa Diyos, gamhana ng pulong sa Diyos, mo niya itong kinabuhi, mo niya itong kinabuhi, mo niya itong ginhawa. Bisa mo kanoon ang atong kalabot, atong kalibutan, bisa mo kanoon ang atong kinabuhi. Ang Diyos dili mapako, dili mausap ang iyang pagka-Diyos, dili mausap ang iyang, ang iyang character, that He is a merciful God, malaluyon siya na Diyos. Bakit mo, dapat naman ako tayo, dapat naman ako saya. Damo na magbota sa Ginoo. Damo na ato sa ilhod. Kaya nabalungan ang Diyos sa atong pagtao. Kaya ang tao kayo magkasasayang. Kaya ang Diyos, ang tao kayo, mubang ang Diyos siya. Makalimot ng Diyos, apa ang gino lang sa Ginoo. Ayaw siya kalimti. Sa unsang panahon, sa unsang mga season, circumstance, kano na yan Diyos? Kano na yan Diyos? Nasa yung kasing-kasing. Kaya siya makatawag ka siya, kaya siya mutabang sa inyo, mutabang sa ato. Dili siya nausap. Dili siya mabago ang inyong pagka-Diyos. Siya ang tinuon ng pundasyon sa atong pangalagad, sa atong relasyon sa iya. Bisag kita, ang atong paglao, ang atong pagtuo, nag-giling-giling, nag-sideward, dili-steady. Kung sa'yo natong pagtuo, sa'yo natong relasyon sa Ginoo, dili-lig-on. Kung sahay, muabot na natin ang pagduda. Amen. Kung sahay ba ito magduda ba ito? Lord, kung sa man, Lord. Nakabak sa akin, Lord. Are you with me? Nagapakutangan ba ito? Nakita din na. Ako nang utangan ako, Lord. Ako na-stroke man ko, Lord. Ay, si ate Lord na wala na ito. Sa Malaysia, nagawa ko na-stroke. Nagawa ko na-stroke. Mauna na, hindi pa sagot na nasuko ang Diyos sa ato pag makita ang mga paglutos. Kahit ka na, higup-pag-higup man ang pag-disiplina. Kaya nung sahay, ang patog ka. Sa atong kakaiyon. Sa atong pagka-Junas. So, I believe na God is awakening us para muinata sa iya. Ilhon ka kung tinsagot ang Diyos sa inyong kinabuhi. Basin mo ilalang ta kita-kita kwarta. Happy-happy na ta. Paano kung mwede te kwarta? Na akong trabaho, di na ba na sigurado? Pasok ma, wala kay trabaho. Kaya, dapat yung pagsalig sa imong boss, dapat yung pagsalig, yung mga naghatag ang imong pagsalig kung sana, sa imong kampanya, kay, yung mga nag-imuhin kong Diyos. No, don't do that. Don't do that, bago my sister. Kaya wala ka kay balo, basi ugma. Basi unya. Kuha ko na sa Ginoo. Ang importante na magkawala-wala ka ng tanan, ayaw lang din ang Diyos buhi sa iyong kinabuhi. Naikanta ko rin na lahat sa akin.
sa atong pagkakristuhanon, mawala na ang trabaho, mawala na obo ang trabaho, pananakin man na dako ng blessings, ato na ipasalamat sa Ginoo. Gihatag na sa ato, tungod kay isa man sa mga promise ni God, isa sa mga faithfulness, siya pagka-faithfulness atong pinabuhin, gihatag siya at panalangin sa atong trabaho, mga promotion, sa atong mga negosyo, sa atong mahal sa atong kinabuhi. We are part of blessings of God. Ang gingon lang, nagilid mo labaw sila diya sa pagka-Diyos. Kung sa'yo na himo ng Diyos-Diyos na itong trabaho. Kung sa'yo na himo ng Diyos-Diyos na itong amahang pag-inagkata na itong soon. Kung sa'yo na himo ng Diyos-Diyos na itong negosyo. Imbis na service, imbis na simba sa Ginoo, nawa na, ibayro na. Naglaban na sabay-sabay ay, kaya nagtambak ang mga labanan. Naghamok ang mga empleyado, naghamok ang mga assignment, naghamok ang mga project. Kung sa'yo na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things shall be added unto you. Dili ako na kimo nana ang gimo ko ang iyang pulong. God is working behind everything. Siya ang Diyos ang pahalas tanan. Nasa unahan na ito ang Diyos. Pangitaon na ito ang iyang pinahilagan. Pangitaon na ito ang Diyos ang iyang kahimayaan ng kabuton. Dili na ito kabuton. How do you trust God is good in these circumstances? Magpapilit pa bata sa iyang pasensya. Bisa nagkaroon na ang atong sitwasyon. Ato pa na marka sa itong una-una sa itong kasi-kasi na ang Diyos is always good. Magpabili ng Diyos sa itong kinabuhi na pagkamaayo. How do you trust God when you do not understand what is happening? When you can see a resolution? Bisa grabe na, naglawilangin na sa mga problema, naglawilangin na sa mga circumstances. Bisag ang kalibutan ato ng kalaban, bisag atong mga isip katao, may kalaban sa ato. Magpapilin ba kita diya sa Ginoo? Magpapilin ba ang bumuha sa Ginoo? Bisag kung saan mga palatingan na mudanat sa ato kinabuhi. Do we still for God? Magpapilin ba kita diya sa Ginoo? Loyo sa mga problema. God knows in your mind. Wala na akong nakita ang inyong kasing-kasing. Ang Diyos na nakita sa inyong kasing-kasing. Ang Diyos na nakita sa kauna-una. Ang Diyos galit malimut. Di na ako siya malimpungan. Tungkol kaya ang Diyos jangon sa ato kasing-kasing. Gisaan sa Diyos na iihatak ang balaang Espiritu Santo. Mauna natin ito mabalaka na naglamang-lamang ka sa problema. Tawag sa iya, sangpit ang Diyos. Himuwa ang Diyos na tinuon na Diyos sa iyong kinabuhi. Dili ang mga problema, dili ang unsang mga agenda sa iyong kinabuhi. Dumdumi na ang Diyos na iyong makanato. Dumdumi na ang Diyos. Iyan ang nagipairan diya sa Kalbayo sa Cross. Iyan ang nagidaog. Napilpil na niya ang gihimo ni Lucifer, ang gihimo sa demonyo. God has given us the authority and power to trample down the power of the snakes, the power of the devil. God has given us authority para ito lang tamtamakan ang mga pintal at kung sa mga problema ang mudangan sa itong kinabuhi. Himuwa, sakta ang pulong sa Diyos. Pag atong sakta ang iyang gingon, iyang isaad, diha mag-work ang atong pagtuo sa Ginoo. Diha mugilok, mulihok ang kamot sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Lisod ang kamot sa Ginoo, mulihok ang kamot sa mugili mo tuo sa iya. God's hand move in your life when you have faith in Him. Kung sa ka-ihimplo, kung sa ka-mga pattern na ang Diyos tinuon, ang Diyos gamhalan. Si Joseph the Dreamer. Daghan mga example sa Biblia, daghan mga karakter. Apang hihatag lang sa Ginoo ng takna sa tumatawad, ang kinabuhi ni Joseph the Dreamer. Isa'y nakaila kay Joseph the Dreamer. Anak ni Jacob, katong isilosa ni Joseph sa iyong mga iksoon. Gibaligya. Una-una ay, iksoon na lang. Nang magbasa ko kayo na sa Ginoo, na maranto ko, God, relate lang ko sa mga niya, God.
Hallelujah, praise the Lord. Tolong aku luha kain na. Hallelujah. Tolong bilang aku luha kain na. Kay mismo di ay sa unang basa sa Biblia, gamitong di yung mga pagsulay, hindi mo nyo sa yung usulot yung pamilya. Grabe na. Grabe. Tolong aku luha. Tolong aku luha kain na. Basta ka lang. Tapos, Lord, namang manin mo yata sa ako ng pagkana, na example, nga si Joseph sa man, exon, mura tumbok na sa akin. Thank you, Lord. Tapos, dahil ta ka Ginoo. I praise you, Lord. I praise you, Jesus. Kay kinimay mong yata ka na mo, ako pinisang niyaw, di na ako inilimbongon. Di na ako itatakotakon. So, ako inisulti sa inyong tanan, kanakong tanan. Ang pagsulay, ang mga challenges, mugamit at tayo mugamit sa atong pamilya. Tuwi ka ay Joseph, ilaw tao. Muntik na makuwan, mamatay, ay gilabog mo sa katabay. No? Apan ang Diyos, wala masabi si Joseph. Kisa yun ang namahan si Jacob. Jacob, iyang paborito na nga si Joseph. Dili sa malayo sa ato pamilya na naipon na ako yung pagwalis ito sa pamilya. But God looks equal in our life. Mauna kong lindungon. Hi, I'm glad that you made it. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, subscribe, and leave a comment.